Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nahabag ka po sa amin na mga humiwalay sa Diyos at lumakad sa kasalanan. Ang Panginoong Hesus ay namatay sa halip na kami at hinugasan ang lahat naming mga kasalanan magpakailanman sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. At iniligtas mo po kami nang wala kaming anumang ginagawa at ginawa kaming mga anak ng Diyos at binigyan ng malwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Ibinibigay namin ang lahat ng papuri, pasasalamat at kalwalhatian sa tanging Diyos Ama dahil sa lahat ng kanyang biyaya. Sa oras na ito, kami na mga tinubos ng mahalagang tugo ng Panginoon ay nagkakatipon sa harapan ng Panginoon na pinupuri ang iyong biyaya at kalwalhatian. Pinag-aaralan ang iyong salita at nagkakaroon ng fellowship. Salamat sa iyong biyaya. Naniniwala po kami na kasama ka namin sa oras na ito. Hawakan mo po ang bawat isa sa amin ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. Patatagin mo po kami sa dakilang biyaya ng Panginoon at sa salita ng katotohanan upang mamuhay kami na walang kahihiyan bilang mga anak ng Diyos sa aming natitirang buhay. Pakiusap, samahan mo po ang mga hindi nakapunta ngayon subalit nanonood online at ibigay sa kanila ang nararapat na biyaya. Sa lahat ng mga churches sa buong bansa at sa buong mundo at sa lahat ng mga brothers at sisters na nagpapagal ng o nagpapahayag ng ebanghelyo habang iniingatan ang kanilang pananampalataya sa gitna ng kahirapan, samahan mo po sila. Panginoon, punuin mo po sila ng higit pang salita, karunungan at kapangyarihan ng banal na espiritu upang hindi sila sumuko sa pagdurusa at mga kahirapan, bagkus ay mabuhay para sa kalooban at kalwalhatian mo, O Diyos. Pakiusap, samahan mo sila at kumilos kasama nila. Sa mga may sakit, nanghihina at may problema, tignan mo po ang bawat isa sa kanila at bigyan sila ng nararapat na biyaya at kalusugan at hawakan sila ng iyong makapangyarihang mga kamay upang walang sino man ang matisod. Kami ay naharap sa maraming paghihirap at paghihigpit dahil sa coronavirus. Taimtim naming pinapanalangin, Panginoon, na ang sakunang ito ay matapos na upang malaya na kaming makapangaral ng ebanghelyo at magkaroon ng fellowship sa Panginoon at matupad ang banal na ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin. Idinadalangin po namin na samahan at tulungan mo po kami sa bagay na ito. Sa oras na ito, sa iyo po kami lubos na umaasa na iyong ituturo ang mga salita na nais mong ipakita sa amin, ang iyong banal na kalooban at kung ano at paano namin ito gagawin. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tignan po natin sa Biblia, Galatia chapter 5. Galatia chapter 5, mula verse 22 hanggang 24, babasahin ko po. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Patuloy nating pinag-aaralan ang tungkol sa bunga ng Espiritu Santo tuwing Lord's Day. Sa Juan chapter 15 verse 3, sinabi ni Jesus, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ang ating espiritu ay naging malinis. Ito'y sa pamagitan ng pananampalataya at pakikinig sa salita ng Ebanghelyo. Tulad ng sinabi sa 1 Pedro 1:22, ngayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan.
Ang ating kasalanan ay nahugasan na at ang ating mga espiritu ay naging malinis na. Sinabi ni Jesus sa mga naligtas, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo." Nang isinilang ang isang bata, ay tinanggap niya ang buhay mula sa kanyang mga magulang. Siya ay palalakihin, pag-aaralin at unti-unting magiging ganap sa kanyang pisikal at personalidad sa pagmamahal, proteksyon at kontrol ng kanyang mga magulang. At ito ang lubos na pagnanais ng mga magulang na gawin ang kanilang mga anak na maging higit at higit pang mabuti gaya nila ng mga dakila. Ang naligtas ay nagkamit na ng buhay na walang hanggan at naging anak ng Diyos. Gayunpaman, ang pamumuhay Kristiyano ay hindi maaring gawin sa ating sariling pagsisikap at kalooban. Kung tayo ay mananatili sa Panginoon gaya ng sinabi ni Jesus, "Kayo'y manatili sa akin." Dito ay matatanggap natin ang pag-ibig at proteksyon ng Panginoon, ang kanyang buhay, ang panustos ng Espiritu Santo, at ang ating pananampalataya ay unti-unting lalago. Ang ating pagkatao na namuhay ayon sa kasalanan, ito ay mababago at nagiging karapat-dapat bilang anak ng Diyos. At habang tayo ay nagbabago, ang buo nating buhay ay magiging higit at higit pang karapat-dapat sa mga anak ng Diyos. Kaya nga, manatili sa akin. Kayo'y manatili sa akin. Ang mga ligtas ay dapat manatili sa Panginoon. Ano nga bang ibig sabihin ng pananatili sa Panginoon? Iniisip ng iba, yung pagdarasal mag-isa, pagbabasa ng Biblia, at pagsisikap na mamuhay ayon sa salita, ay ang pananatili sa Panginoon. Pero hindi iyon gayon. Kapag ang isang bata ay ipinanganak, siya ay pinalalaki sa mga bisig ng ina, sa pag-ibig at pangangalaga ng buong pamilya. Ganito yung pananatili. Hindi maaring iwan ng mga bata ang kanilang mga magulang. Walang sino man ang maaring lumaki ng mag-isa at mamuhay ng mag-isa nang walang pangangalaga ng nagmamahal na pamilya. Hindi maaring iwan ng mga bata ang kanilang mga magulang at ang kanilang mga pamilya na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila dahil wala silang lakas umalis. Gayunman, kahit na tayo na mga naligtas na naging mga anak ng Diyos, ang ating dating panlabas na pagkatao ay napakalakas. Kaya kahit na ang mga ligtas ay maaring hindi manatili sa Panginoon at maaari silang mamuhay ayon sa kanilang sariling paraan na hindi nananatili sa proteksyon at pamamahala ng Diyos ayon sa Espiritu Santo. Ito ay tulad ng isang bagong silang na bata na sinusubukang umalis ng malayo sa mga magulang. Halimbawa po, isang bata ay napapagod na. Napapagod na siya sa pag-aalaga at tulong ng buong pamilya. Kaya tahimik siyang gumapang kinagabihan, tapos umalis ng bahay. Ano ang mangyayari sa kanya kung gumapang siya sa kalye? Saan siya galing? Ipapaalam ito ng mga tao sa pulis o dadalhin siya sa ampunan. Mula roon ay magkakaroon ng mga problema. Maaari siyang maging ulila at palaboy. Ang bata ay dapat na maproteksyonan, palakihin at maturuan sa loob ng tahanan. Kung hindi, hindi siya magiging normal na tao. Ganun din po ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay dapat manatili sa church. Subalit, ang pagnanasa ng kanilang laman ay malakas kaya sinisikap nilang mamuhay ayon sa kanilang sariling paraan. Ito ay maaaring mangyari gayunpaman kung paanong ang isda ay hindi mabubuhay nang wala sa tubig, ang mga Kristiyano ay hindi makakagawa ng anuman nang hindi nananatili sa Panginoon. Kung ang sino man ay hindi nananatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Sinabi ni Jesus na wala tayong anumang magagawa
Ang buhay Kristiyano ay iba sa buhay relihiyoso. Ang relihiyosong buhay, ito ay ipinapamuhay ayon sa sariling kagustuhan. Tulad ng isang Buddhist believer na pumupunta sa isang templo. Ito ay para bigkasin ang isang chant, yumuyukod sa Buddha o nananalangin sa Allah na hindi naman totoo. Ang mga nagsasabing Kristiyano rin ay pumupunta rin sa simbahan para kumanta ng mga himno at nananalangin at makikinig ng mga sermon samantalang sila ay namumuhay ayon sa gusto nila, taliwas sa Biblia. Ganito yung relihiyosong buhay. Ito ay hindi isang buhay Kristiyano. Ang pagiging nasa Panginoon ay ang pagtanggap ng buhay at biyaya ng Diyos sa gitna ng mga taong ligtas. Tulad ng sinasabi sa Juan 1:16, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Ang biyaya ng kaligtasan ay ibinigay ng minsanan lamang. Ngunit may biyaya na patuloy na ibinibigay. Mayroong espiritual na biyaya at mayroong physical na biyaya. Kaya lalago ang iyong pananampalataya at magbabago ang iyong puso at buhay sa pagtanggap ng biyayang iyon, habang tinuturuan at tinutulungan ng banal na espiritu at mapagkakalooban ng lahat ng espiritual na bagay. At makakapamuhay ayon sa banal na espiritu, hindi ayon sa laman, karapat-dapat bilang anak ng Diyos. Sa Juan, sabi, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang patunay na ako ay ligtas ay ang pananatili ko sa Panginoon. Ito ay ang pananatili sa grupo ng mga ligtas na banal. Nasaan ang Panginoon? Ang Panginoon ay nasa akin din. Ngunit kung siya ay nasa akin, sana ko inaakay ng Panginoon. Inaakay ako ng Panginoon sa mga banal. Sa Efeso 4:3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Pinagkakaisa ng Espiritu Santo ang mga ligtas. Dati, iniwan ng mga tupa ang pastol at namuhay ang bawat isa sa kani-kanilang paraan. Ngunit ngayon, pagkatapos nilang maligtas, sila ay naging isang kawan sa buhay ng Diyos at kay Jesus ang mabuting pastol at nasa isang pastol sa church. Ito ay sa church. Kaya sa sandaling tayo ay naligtas, gaya ng sinasabi sa 1 Korinto 1:9, ang Diyos ay tapat na sa pamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak si Hesukristo na ating Panginoon. Tinatawag tayo ng Diyos upang iligtas at dalhin sa fellowship kasama ni Kristo. Ang church ay pakikisama sa fellowship. Sa grupong ito, tayo ay may fellowship sa Espiritu Santo. Sa fellowship, natatanggap natin ang biyaya mula sa Diyos. Natututo sa salita, lumalago, at nababago. Maliban sa church, hindi tayo patuloy na makakatanggap ng instruction mula sa masaganang biyaya at buhay ng Diyos. Kaya, ang ibig sabihin ng church ay inihawalay na grupo. Ito ay sa salitang Griego. Ang ibig sabihin ng church ay mga banal, hindi mag-isa. At kung titingnan ninyo sa letra, ang ibig sabihin ng church sa wikang Koreano ay grupong nagtuturo. Sa ibang salita, ang church ay ang pagtitipon ng mga taong ligtas upang tumanggap ng mga aral ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Ang church ay pagtitipo ng mga banal na naligtas. Ganito ngayon ang pamumuhay na ginagabayan at sumusunod sa salita sa loob ng church. Iyon ay nananatili sa Panginoon. Sinasabi ng iba na sila ay ligtas na at may iba naman na iniiwan ng fellowship at namumuhay ng ayon sa gusto nila. Kung gayon, maari na ang isang tao ay naligtas, ngunit wala tayong paraan upang malaman kung ang taong iyon ay ligtas o hindi. Ang ilan ay nagpapatotoo na naunawaan nila ang ebanghelyo at naligtas sa pamagitan ng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngunit, kung titingnan ang kanilang buhay, siya ay namumuhay ayon sa gusto niya. Ano ang ebidensya na ligtas siya? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay mabuti ang bunga.
Dahil ang ating Panginoon ay mabuting puno bilang sanga, kung tayo ay nakakabit sa Kanya, tayo ay mamumunga ng mabuting bunga. Kaya malalaman kung ang isang tao ay ligtas o hindi sa pamagitan ng pamumuhay sa Panginoon. At kung siya ay nananatili sa Panginoon, siya ay tatanggap ng masaganang biyaya at buhay at ang kanyang pananampalataya ay lalago at mamumunga. Ito ay mamumunga ng mabuting bunga. Ito yung bunga ng Espiritu. Ito yung gawain ng Espiritu Santo na tayo ay tustusan at paluguin ng saganang biyaya, buhay, katotohanan at ang ating panloob na pagkatao ay unti-unting mapupuno ng Espiritu Santo. Sa Efeso 5:18, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ito ang utos ng Panginoon. Kailangan natin maging malusog physically upang maging malusog. Dapat tayong kumain ng mga pagkain na kailangan natin, mag-exercise at sundin ang makakabuti sa kalusugan natin. Hindi tayo magiging malusog kung hindi natin ito susundin. Ang taong malusog ay magagawa ang gusto niya. Ano man ang gusto natin gawin, ano man ang magagawa natin, ay hindi natin makakaya kung tayo ay sakitin. Kaya dun sa Efeso 3, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Kapag ang ating pananampalataya ay lumago at ang ating panloob na pagkatao ay naging malakas, magagawa natin ang kalooban ng Diyos at maluluwalhati natin ang Diyos. Sinasabi sa Biblia na ginagawa natin ito ayon sa Espiritu at ang bunga ng Espiritu ay lumalabas. Kaya dapat nating matanggap ang pagpupuspos ng banal na Espiritu at ang mga napuspos ng banal na Espiritu ay nagbubunga ng bunga ng Espiritu Santo. Sa Biblia, itinala dito yung siyam na uri ng bunga. Mula sa siyam na bunga ay pinag-aaralan natin sa araw na ito yung tungkol sa panghuli, ang pagpipigil sa sarili. Gayunpaman, ang pagpipigil ay hindi isang bagay na madaling maipaliwanag. Yamang maraming bagay tayong dapat pigilan. Hindi ko alam kung ang salitang pagpipigil sa Biblia ay may malawak na kahulugan habang hinahanda ko ang sermong tungkol sa paksang ito. Doon ko lamang nalaman. Habang hinahanda ko ang sermon, maraming sitwasyon kung saan kailangan nating magpigil. Kaya patuloy kong pinag-aaralan ang salitang pagpipigil sa sarili. Sa pamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ayon sa Juan 15:8, kapag ang pananampalataya natin ay lumalago, namumuhay ayon sa Espiritu at namumunga, ang Diyos ay naluluwalhati. Kung hindi naman, ang Diyos ay hindi maluluwalhati. Ngayon, ang mga taong ligtas ay dapat na ilaan ang kanilang buhay. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng Diyos. Anuman ang inyong ginagawa, kasama dito ang ating buong Christian life. Gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng Diyos. Gaya ng sinabi doon sa 1 Korinto 10:31, dapat na tayong mamunga ng bunga ng Espiritu Santo upang malwalhati ang Diyos. Sinabi dito na dapat tayong mamunga. Tingnan natin doon sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5:15-18. Babasahin ko po. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan nating mapuno ng Espiritu Santo ay upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Magagawa lamang natin ito kung tayo ay puspos ng Espiritu Santo. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad. Ang buhay pananampalataya ng isang Kristiyano ay hindi buhay na ayon sa sariling kaginhawaan. Kung ikaw ay nabubuhay ayon sa gusto mo, anong klaseng buhay pananampalataya yun? Ang buhay pananampalataya ay dapat mag-isip, magsalita, at gumawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ayon sa aking kalooban. Hinasabi ng Biblia na maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi natin ipinapamuhay ang ating buhay ayon sa sarili nating kaginhawahan. Maingat. Paano tayo lalagad ng maingat?
Ito ay pagsaalang-alang kung ang ginagawa ko ay karapat-dapat bilang anak ng Diyos. Kung nabubuhay ba ako ayon sa kalooban ng Diyos? Kung nabubuhay ba ako ayon sa Espiritu o ayon sa laman? O kung ginagawa ko ba ang bagay na nakakalugod sa Diyos? Sinasabi na ang mamuhay ayon sa laman ay pakikipag-away sa Diyos. Ngayon ay dapat ninyong suriin pa isa-isa sa pamagitan ng salita kung paano tayo lumalakad. Dapat ninyo itong suriing mabuti. Dahil sinasabi ng Biblia, dapat tayong maging maingat sa paglakad, kumilos ng maingat. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Isa sa mga paraan upang maingat na makalakad ang mga namumuhay na gaya ng marunong ay at na hindi gaya ng mga hangal, yung verse na ito ay nagbibigay ng kontra sa pagitan ng hangal at marunong. Gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon. Sinasabi, sinasamantala ang panahon. Kaya ang gusto kong ituro ngayon ay ang paggamit ng oras na napakahalagang isyo sa buhay Kristiyano. Kung titignan ninyo ang footnote ng verse na ito, sinasamantala ang panahon. Ibig sabihin, samantalahin yung pagkakataon. Samantalahin ang oportunidad. Ano ang ibig sabihin ng samantalahin ang pagkakataon? Kung hindi mo ginagamit ng maayos ang iyong oras, ay nag-aaksaya ka ng panahon. Nag-aaksaya. Ang oras ay pera. Alam ninyo ang kasabihang ito, time is money. Kaya may ibang mga counselor na nanghihingi ng bayad kada 5 minuto para sa consultation o 10 minutong bayad sa consultation. Kumikita sila ng malaki sa paggamit ng kanilang oras at sa pagkonsulta tungkol sa mahalagang usapin. Bakit? Dahil ang oras ay pera, time is money, pero hindi ito ang perpektong sagot. Tama ito, pero hindi ito ang kompletong sagot, kundi time is life. Kung ano ang napakaikli ng oras ay napakaikli ng buhay, hindi ba? Ngayon ay huling buwan na ng taong 2021. Ano ang dapat nating gawin? Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Maraming tao na ang namatay bago nito. Subalit, ang average life expectancy ay 70 hanggang 80 years noon pa man. Kaya ang pagpapaikli ng panahon ay ang pagpapaikli ng buhay, hindi po ba? Kaya ang oras ay buhay. Kapag ang oras ay tumatakbo, ibig sabihin, ang buhay mo ay umiiksi. Sabihin natin, meron akong pera na maaari kong gastusin. At kung may kailangan akong gawin dito, ay dapat kong itabi. Tama? Maaari ba ninyong gamitin ang ayon sa gusto ninyo pagkatapos ay wala nang matitira kapag kailangan na ninyo itong gamitin? Ang oras natin ay higit na mahalaga kaysa anuman. Kaya dapat nating samantalahin ang panahon. Ang taong matalino ay ginagamit ang oras niya sa kanyang pinaka-importanting bagay at ang taong hangal naman ay sinasayang ito, nagsasayang ng oras. Alam ninyo kung ano yung pagsasayang? Mula sa pinagkukunan ng tubig, dapat ang bawat bahay ay nakakakuha ng tubig mula doon sa gripo. Tama po ba? Ginagamit ninyo ito sa pagluluto ng pagkain sa bahay, sa pagligo, at ibang mga mahalagang bagay. Ano kaya ang mangyayari kung walang tubig? Paano kung pumutok yung tubo ng tubig sa gitna at ngayon ay tumatagas? Ito ay pagsasayang, tumatagas lang. Ang oras na ibinigay ng Diyos sa atin ay para sa natatanging layunin. Para lamang sa natatanging layunin. Sinasabi doon sa Ecclesiastes 3:1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at sa panahon at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Bawat bagay ay may kapanahunan. May panahon sa gawain ng Diyos, may katapusan sa panahong ito, may layunin dito at panahon kung kailan ito may sasakatuparan. Ang Diyos ang nagpasimula ng kasaysayan at kapag natapos na ang itinakdang kasaysayan, magwawakas ito at ang layunin ng Diyos ay may sasakatuparan sa loob ng panahong ito. Alam ninyo ito.
Binigyan din tayo ng maikling buhay. Sa buhay na ito, mayroong layunin ng Diyos. Dapat nating maisakatuparan ang layuning ito. Tayong mga naligtas ay dapat na maisakatuparan ito. Ang buhay na ibinigay sa akin ay paikli na ng paikli. At may mga bagay na nais ng Diyos na gawin sa pamagitan ng ating buhay. At dapat nating isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Kung hindi, sinasayang natin ang mahalagang oras na ito. Ito ay pagsasayang ng oras. Sinasamantala ang panahon. Kung paanong iniipon ninyo ang pera para magamit ito ng tama, dapat ninyong mas higit na ingatan ng oras. Sinasamantala ang panahon. Sa madaling sabi, ibigay ninyo ang inyong oras sa Diyos. Huwag ninyo itong gugulin sa sarili ninyong paraan. Ibigay ninyo ito sa Diyos, ang inyong oras. Anong ibig sabihin ng ibigay sa Diyos? Dito papasok ang pagpipigil. Ito ay isang uri ng pagpipigil. Ito'y nangangahulugang samantalahin ang panahong lumilipas at gamitin ito ng maayos upang hindi ito mawalang kabuluhan. Huwag lamang kayong makinig sa ganitong salita at kinakalimutan agad. Sino mang nagsasayang ng oras ay isang hangal na ginagamit ito ng walang saysay. Ito ay kahangalan. Ito ay talagang kahangalan. Kaya naman, sa ngayon, tingnan natin saglit sa Mga Awit chapter 39. Mga Awit chapter 39. Basahin natin yung verse 4 hanggang 5. Mga Awit chapter 39 verse 4 hanggang 5. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Ito ang panalangin ni David na hari sa Israel. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw, ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Ang David na ito ay dakilang hari. Sa kapangyarihan ng Diyos, madali niyang napatay si Goliath at naging hari sa Israel. Sinakop niya ang malalakas na bansa sa paligid niya at bumuo ng isang kaharian. Siya ay pinakadakilang hari sa kasaysayan ng Israel. Kung titignan natin yung watawat ng Israel, may tala sa gitna, yung overlapping triangles. Ito yung tala ni David. Ang David na ito ay dakilang hari sa Israel at ang talang ito ay sumisimbolo sa ikalawang haring si David. Ano ang ipinapanalangin ni Haring David na dakilang hari at makapangyarihan nang itatag niya ang isang kaharian? Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Pakiusap, ituro mo sa akin kung kailan matatapos ang panahong ibinigay mo sa akin at kung kailan darating ang wakas. Ano ang sukat ng aking mga araw? Ipaalam mo sa akin ang sukat ng aking mga araw upang malaman ko kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Dapat itong ipaalam sa atin ng Diyos para malaman natin. Sinasabi ng mga tao, kahit na bigla ang namatay ang iba, hindi naman ako mamamatay ng ganun. Pero sa totoo ay ganito rin yung iniisip ng mga taong iyon na namatay na. Kahit sino, bata man o malusog, ay mamamatay anumang oras. Kaya nanalangin si David, ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. May pagtitiwalang sinabi ni Napoleon na ang salitang imposible ay wala sa diksyonaryo ko. Pero ano yung sinabi niya sa huli nang siya ay pinatapon doon sa St. Helena Island matapos matalo sa digmaan sa Waterloo? Sinabi niya, nabigo ako.
Nabigo ako. Maraming taong nanumpa ng katapatan sa akin, subalit iniwan nila akong lahat. Totoo, siya ay lubos na napako sa harap ng imposibilidad at namatay ng ganito. Kaano kahangal at kamapagmataas ang tao. Kumpara dito, nang si David ay nasa kanyang kalakasan at otoridad, hiniling niya sa Diyos na ipaalam sa kanya kung gaano siya kahina. Ipaalam sa akin kung gaano ko kahina. Nung malaman niya ito, siya ay umasa sa kapangyarihan ng Diyos, maging si Apostol Pablo, nang matanggap niya ang pangitain mula sa Diyos. Napakabuti na siya ay ibinagsak ng Diyos at binigyan ng sakit ng isang tinik upang siya ay huwag magmalaki. Dahil kung siya ay magmamalaki, mawawala sa kanyang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Yamang umaasa siya sa Diyos, kung sinubukan niyang gumawa sa pamagitan ng sarili niyang lakas at inisip na magagawa niya ito sa kanyang sarili, ay hindi tutulong ang Diyos. Kung alam natin na tayo ay mahina, tayo ay lubos na aasa sa Diyos. Ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Dapat nating malaman na ang ating katapusan at ang panahong ibinigay sa atin ay napakaikli na lamang upang malaman natin kung gaano tayo kadaling lumipas. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong ilang mga dangkal. Ang ating mga araw sa paningin ng Diyos ay kagaya ng mga dangkal. Kung maglalagay tayo ng langgam sa palad natin, ay talaga namang gagapang ito at mauhulog. Sa paningin mo ay tulad sa wala ang aking buhay. Ito ay dumaraan ng kaunting panahon, panandalian lamang. Sinasabi sa Santiago 4.14, gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano ba ang inyong buhay. Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ang buhay natin ay kagaya ng singaw na lumilitaw sa sandaling panahon at naglalaho kasama ng hangin. Isang singaw. Kung titingnan natin ang mundong ito, napaka mapagmataas nito na parang tatagos hanggang sa langit. Bawat bansa ay nagtatayo ng gusali na sinasabi na ang ating bansa ay nakapagtayo ng pinakamataas na gusali. Sila ay nagpapaligsahang makapagtayo ng tore ng Babel sa ngayon na para bang sinasabing hayaang umabot ang tuktok nito sa langit at iniisip nilang sila ay mabubuhay ng 1,000 o 10,000 taon. Siya ay nakaupo sa kalangitan at tumatawa. Kayo'y mga hangal. Ang araw ng huling paghukom ng Diyos ay isa sa inyo, subalit ang inyong pagmamataas ay kasing taas ng kalangitan at kayo'y mamumuhay at naghahanda na parang kayo ay mayroong 1,000 o 10,000 taon. Gaano nga kahangal? Kaya nga doon sa Isaiah chapter 5 ay sinabi, sila na nagdudugtong ng bahay sa bahay, na nagdaragdag ng bukid sa bukid hanggang sa mawalan na ng pagitan, at kayo'y patirahin ng iisa sa gitna ng lupain. Silang nakatira. Tiyak na maraming bahay ang magigiba, malalaki at magagandang bahay na walang maninirahan. Bakit? Dahil wawasakin sila ng Diyos at ang huling araw ng paghukom ay malapit na. Subalit sila ay nananaginip ng walang kabuluhan. Ito yung sanlibutan. Mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Tayo naman yung mga Kristiyano ay dapat nang magising. Ang mundong ito ay hindi lugar kung saan tayo mabubuhay ng walang hanggan. Sinasabi ko na hindi ito ang buhay na nais ibigay sa atin ng Diyos. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Kagaya ng kisap mata, gayon tayo dumaraan sa paningin ng Panginoon. Tunay na bawat tao'y nakatayo gaya ng isang hininga lamang. Ngayon, matagumpay na ako, ang aking kapalaran ay naging mabuti, nakakapamuhay na ako ng maayos. Sasabihin sa iyo, hangal, sa gabing ito'y kukunin ang iyong kaluluwa. Ngayon, tignan natin sa Awit chapter 89. Tignan natin, Awit chapter 89, verse 47. Mga Awit chapter 89, verse 47. Alalahanin mo kung ano ang sukat ng buhay ko
Sa anong walang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao? Alalahanin mo kung ano ang sukat ng buhay ko. Ano ang sukat nito? Ano ang sukat ng buhay ko? Ibig sabihin, maikli lamang ang buhay natin. Tandaan natin ito. Sa anong walang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao? Opo, ayon sa wangis na Diyos, ang tao ay nilikha bilang marangal na nilalang. At habang nabubuhay sa mundong ito, kung ganito lamang ang katapusan nito, ay gaano nga kawalang kabuluhan na nilikha ng Diyos ang tao. Subalit hindi ito ang katapusan. Ang maikling buhay na ipinapahintulot sa atin sa sandaling panahon ay isang hakbang lang sa proseso sa pagpunta sa walang hanggang mundo. Sa loob ng panahong ito, inihahanda ng Diyos ang kanyang bayan sa pagpasok sa walang hanggang langit. Ito yung layunin ng Diyos. Subalit, kung mabubuhay tayo sa mundong ito at mamamatay, at kung ito na ang katapusan, kung gayon ay wala tayong pinagkaiba sa mga hayop. Hindi nilikha ng Diyos ang tao nang walang kabuluhan, nang walang dahilan. Subalit, kung ang puso ng tao ay napupuno lamang ng mga bagay na walang kabuluhan, at kung nabubuhay lamang sila para rito, kung gayon, ang taong ito ay talagang napakahangal. Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. Dapat nating tandaan palagi na maaari tayong humarap sa Diyos anumang oras. Kaya pag-isipan natin kung paano natin gagamitin ng makabuluhan ang oras na ibinigay sa atin. Sa kasunod na talata, kung titingnan natin sa Awit chapter 90, verse 9 hanggang 10, sapagkat sa ilalim ng iyong puot, lahat ng aming mga araw ay lumilipas, na gaya ng buntong hininga, ang aming mga taon ay nagwawakas. Sa mundong ito, dahil sa pagkakasala ng tao ay dumating ang puot at kahatulan ng Diyos. Ang Diyos sa katapusan ng panahon ay magdadala ng taggutom, salot at mga lindol at sa iba't ibang daho at magkakaroon ng mga panganib ng digmaan. Sa mga araw na ito, alam nating lahat kung gaano katindi yung tensyon sa pagitan ng US at China, tama? Pareho silang malakas at maunlad na bansa. Pareho silang naghahanda ng mga nuclear weapon na maaring makawasak ng lubos sa kanilang kalaban sa isang saglit. At lahat ay pagpapasyahan kung sino ang unang magpapaputok. Nung nakarang araw, habang nagbabasa ako ng diaryo, nagulat na naman ako isang buong pahina tungkol sa balitang ito. Ang mga makapangyarihang bansang ito ay mayroong malalaking nuclear weapons, kaya kapag nagpasimula ang huling digmaan, walang panalo o talo. Lahat ay mamamatay. Pero anong sinasabi nila? Mula sa mga makapangyarihang bansa, sinasabi nila na sa kalagitnaan ng laban kung sino ang unang magpaputok, siya yung mananalo. Gayun din sa mga Korean, sa panahon ngayon, pareho lang. Ang North Korea ay maraming nuclear weapon. Sinasabing magagawa nilang magpaputok ng isang missile na aabot hanggang sa US. Alam ito ng US, kaya tatahimik lang ba sila at magsasabi, sige, patayin mo kami. Kung papakawalan ng North Korea ang kanilang mga missiles, tayong mga nasa napakaliit na lupain ng South Korea ay magwawakas sa isang saglit. Narinig ba ninyo yung balitang ito sa US, yung bagong balita sa US? Sinabi nila na magdi-deploy pa sila ng mga karagdagang strategic weapons sa Korean Peninsula. Anong gagawin nila dito? Kapag una silang umatake sa US, silang lahat ay wawasakin din ng US. Tatahimik lang ba ang China? Wala bang gagawin ng Russia? Kung may isang magpapasimula ng digmaan, ang mundong ito ay magwawakas. Nasa ganitong panahon na tayo nabubuhay. Hindi natin ito lubos na maisip noon. Kaya nga sa Biblia, ayon kay Jesus, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, ang mga tagpo sa huling digmaan ay malinaw ng nakasulat. Hindi ito isang kwento na matagal na hinaharap. Ito ay nasa panahon na natin. Hindi natin lubos na nalalaman kung ano ang
maaring mangyari sa isang araw. Taggutom sa iba't ibang dako, ang mga tao ay nangangailangan ng pagkain upang mabuhay. Ngunit ang Diyos ay hindi magbibigay ng pagkain. Mga lindol, yayanigin at guguluhin ng Diyos ang lupa. Ang lupa ay lubos na nagiba, ang lupa ay lubos na nasira, ang lupa ay marahas na niyanig. Paghiray-giray na parang taong lasing ang lupa, ito'y gumigiray na parang dampa. Sa aklat ng Apokalipsis ay sinasabi na ang malakas na lindol ay darating at ang lunsod ay mawawasa. Yung mga lunsod ay mawawasa at pagkatapos taggutom at sakit. Ngayon ay talagang nadarama na natin ito. Alam ba natin na talagang mangyayari ito ngayon sa buong mundo? Noon ay meron din naman pandemya pero ito ay nagtapos. Pagkatapos mamatay ang ilang mga tao sa ilang lugar. Ngunit itong COVID-19 talagang mabilis itong kumakalat sa buong mundo at hindi natin alam kung kailan ito magtatapos. Banta ng digmaan, salot, sakuna, lindol, tagutom. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Ang wakas ng panahon ay nagsisimula na. Sasabihin mo pa rin bang, hindi pa, hindi pa? Dapat nating ayusin ang ating pag-iisip. Lahat ng ating araw ay lumilipas sa ilalim ng puot. Hindi natin ito maiiwasan. Siyempre, mayroong solusyon sa bawat problema gaano man ito kabigat. At tayo'y mayroong paraan. Ito ay ang daang patungo sa langit. Hindi tayo nag-aalala. Ngunit hindi tayo dapat mamuhay sa ating sariling lakad tulad sa mga makasandibot ng tao. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumilipas at kami ay nawawala. Mabilis itong nawawala. Ngayon, ang oras na ibinigay sa atin ay mabilis na lumilipas. Ang napakahalagang oras na ibinigay sa atin sa ngayon ay mabilis na lumilipas at umiiksi. Ngunit ang mahalagang tanong dito, saan ba tayo patungo? Tayong mga Kristiyano ay dapat nating gamitin itong napakahalagang panahon na ibinigay sa atin para sa kalwalhatian ng Diyos. Wala na tayong sapat na panahon upang mabuhay pa para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos. Ang napakaikling buhay na ito ay ibinigay sa atin ay hindi dapat masayang at manakaw sa halip ay dapat italaga ito sa Diyos. Dapat nating gamitin ito ng napakahalaga. Kung titingnan nga natin dun sa Gawa 17:26, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Ginawa ng Diyos ang mga tao mula sa lahi ni Adan. Ngayon po, iisang lahi lang ba ang mga unggoy at ang mga tao? Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at ang mga hangganan ng kanilang titirhan. Ang pagtakda ng Diyos sa mga panahon at sa mga hangganan ng kanilang titirhan ay nangangahulugang itinakda na ng Diyos ang hangganan ng kasaysayan at kung saan niya hahayaan ang mga tao ang lahat ng mga nilikha hanggang dito at hanggang sa panahong iyon. Dapat nating malaman ang hangganang itinakda ng Diyos sa pamagitan ng Biblia at dapat nating ipamuhay iyon. Sa madaling salita, dapat tayong mamuhay ayon sa plano ng Diyos. Doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Anong ibig sabihin nito? Tayo ay nabubuhay sa mundong ito na balang araw ay magwawakas sa walang kabuluhan. Ang puso ay naghahangad ng walang hanggan.
Hindi ba't ito ang nais ng espiritu ng tao? Ang paglikha ng tao o ng Diyos sa tao ayon sa kanyang sariling larawan ay nangangahulugan ito ng pagbibigay sa tao ng espiritu upang mabuhay magpakailanman gaya ng Diyos. Ang hinahangad ng katawan ay ang nakikita, pisikal at material na bagay. Ngunit yung panloob na pagkatao ay naghahangad ng walang hanggan. Tayo ay mga taong nabubuhay para sa walang hanggan kahit na naninirahan sa walang kabuluhang mundong ito na balang araw ay magwawakas. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagnanais ng walang hanggan. Ang nagligtas ang ating kaluluwa at ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ito ang Diyos. Binigyan niya tayo ng pag-asa sa langit. Ngunit papaano kung ang isang Kristiyano ay hindi magawang talikuran ng kanyang pagnanasa sa sanlibutan? Patuloy pa rin ba siyang mamumuhay para rito? Tama ba ito? Inihahanda ng Diyos ang mga tao upang sila ay maging handa patungo sa walang hanggang langit. At tayo ay naging isa sa mga taong makakapunta sa langit dahil tayo ay naligtas. Gayun din naman ay ipinagkatiwala niya sa atin ang kanyang walang hanggang mga gawa. Doon sa Juan 15:17, sinabi ni Jesus, "Hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama at ako'y patuloy rin sa paggawa." Inililigtas niya ang mga makasalanang nararapat mahulog sa pagkawasak upang maging mga taong patungo sa langit. Ito ang gawain ni Jesus. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sino mang nais niya. At tayo rin naman ay naligtas na. Tama po? Ang plano ng Diyos ay magligtas pa ng tao ng higit pang mga ligaw na kaluluwa sapagkat dito tayo itinalaga ng Diyos. Ano ba ang layunin ng ating buhay sa lupa? Nagpapatuloy lang ba tayo sa buhay dahil sa hindi pa tayo namamatay? O dahil may gusto pa tayong gawin? O dahil may nananatili pa rin tayong pagnanasa at mga panghihinayang? Hindi, hindi po ganun. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, gumagawa kaming kasama niya. Tayo ay gumagawang kasama ng Diyos. Tayo ay gumagawa para sa banal at espiritual na gawain dito sa mundong maglalaho. Gumagawa tayo para sa kaharian ng Diyos samantalang nakatira sa lupa, para sa walang hanggan, samantalang naninirahan sa limitadong oras. At napakarami pang mga bagay ang dapat nating gawin. Tingnan po natin ngayon sa 1 Pedro chapter 4 verse 2. Unang Pedro, chapter 4, page 398 ng Bagong Tipan. Unang Pedro, chapter 4, verse 2. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman na sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Upang hindi na. Ano ang kasunod? Pagkatapos nating maligtas, ang nalalabi nating panahon o nating buhay ay ipinapamuhay na natin sa Panginoon. At ang buhay para sa Panginoon ay talagang mayroong kapighatian at ang pagsasakripisyo. Kaya, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Mamuhay na tayo alisunod sa pagnanasa ng ating laman bago tayo maligtas. Namuhay na tayo roon. Ngayon ay dapat na nating hinahabol yung hindi na natin dapat hinahabol yung pagnanasa ng laban, kundi katulad ng sinasabi, mamuhay ng sa inyong nalalabing panahon sa kalooban ng Diyos. Wala nang natitirang panahon sa atin upang mamuhay pa sa laman. Pagkatapos nating maligtas, dapat mamuhay na tayo para sa kalooban ng Diyos. Sa tingin mo ba ay mahaba pa ang oras kaya magre-relax ka na lamang sa buhay mo? Hindi po ganoon. Wala nang sapat na panahon pa sa atin. Dapat na ipamuhay na natin ang ating nalalabing panahon sa laman para sa kalooban ng Diyos. Dapat nating malaman kung ano ang kalooban ng Diyos at dapat nating ipamuhay ang nalalabing nating buhay para sa plano ng Diyos at kanyang kalwalhatian upang malugod ang Diyos. Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa.
kung paanong nasunod ang kalooban ng Diyos sa langit. Ito ay nung ipako si Jesus sa krus. Ito yung kalooban ng Diyos na nasunod. At ayon sa kanyang kalooban ay naligtas tayo. Ang kalooban at plano ng Diyos ay hindi palubos na naisasakatuparan. Kaya nga tinuruan tayo ng Diyos na manalangin ng tulad nito. Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa lupa, gayon din naman sa kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. At dapat ba tayong manalangin lamang para rito? Naligtas tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaligtasan ng mga taong di paligtas ay kalooban ng Diyos. Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Isinasakatuparan ng Diyos ang kalooban niya sa pamagitan ng mga naunang naligtas. Ang kalooban ng Diyos ay ang maligtas, ang higit pang mga ligaw na kaluluwa. Sino ang magliligtas kung hindi papangaral ng mga taong naligtas ang Ebanghelyo? Hindi sila kumikilos, hindi nagsasakripisyo, ayaw makaranas ng pagdurusa at nabubuhay lamang ayon sa ikasasya nila. Paano natin ipapamuhay ang natitira nating buhay? Ang kalooban at kalwalhatian ng Diyos ang dapat maisakatuparan. At gayon din naman, ito ay direktang maiugnay sa kalwalhatian ang ibibigay ng Panginoon. Naligtas tayo ng walang bayad sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngunit, yung kalwalhatian ang ating matatanggap sa harapan ng Panginoon ay direktang nakadepende sa kung paano tayo mamumuhay. Naunawaan po ba ninyo ito? Kaya nga dun sa Roma 8:17, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalhatiang mahahayag sa atin. Ang taong ligtas, siya yung tagapagmana ng kaharian ng Diyos at makakatanggap ng mana na siyang kalwalhatian. Nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin kasama niya. Ayon sa ating pagdurusa para sa kalwalhatian ng Diyos, ay maipapa siya ang ating kalwalhatian. Pero sinasabi ng ilan na kontento na ligtas na ako. Bakit pa ako tatanggap ng kalwalhatian at gantimpala? Kontento na akong umupo sa bandang likuran ng langit. Tama ba ito? Kung tayo ay haharap sa Panginoon ngayon, sa tingin niyo po ba ay mabuti ang inyong ginagawa? Pagsisisihan ninyo ito ng walang hanggan. Maaalala natin na tayo ay nabuhay sa takot sa mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito. Para sa mga bagay na walang halaga, masisira at maglalaho at ang ating puso ay pagkakaitan kung tayo ay naligtas na. Ngunit sa katotohanan, pag nakita ko ang isang tao ay nabubuhay ayon sa kanyang sariling pagnanasa, hindi ko tiyak kung ligtas ba siya o hindi. Siya ay naligtas, ngunit kung siya ay nabubuhay ayon sa kanyang sariling pagnanasa, didisiplinahin siya ng Diyos. Siya ay mahihiya sa harapan ng Panginoon. Bakit? Gaano karaming beses ba nasabi ng Biblia na tayo ay tatanggap ng kahatulan sa harapan ng Diyos? Ngunit hindi ninyo pa rin ito naunawaan? Ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay ang bagay na siya nating pinagdurusahan at sinasakripisyo ay hindi karapat dapat maihambing sa kalwalhatiang mahayag sa atin. Kunwari, kung kayo ay mag-i-invest ng 400 pesos ngayon, babalik sa inyo ng 400 million pesos makalipas ng 3 taon. Anong gagawin mo? Sino ang makakapangako ng ganito? Hindi ito kaya ng tao, ngunit magagawa ng Diyos. Panandalian at maliit na pagdurusa lamang. Kaya nga sa 2 Korinto 4:17, magaan at panandali ang kapigatian. Ang kapigatian at paghihirap ay napakagaan at maliit na bagay lamang kumpara doon sa walang hanggan at di masukat na kalwalhatian. Napakalaki ng walang hanggang kalwalhatian. Ayaw niyo pa rin ba ito?
Tiyak na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Ngunit, hindi ito magagawa kung hindi kayo maniniwala. Sinasabi ninyo na naniniwala kayo na si Jesus ay namatay sa krus at nagpatawad ng inyong mga kasalanan. Ngunit, hindi ninyo pinapaniwalaan ang pangako ng Diyos na kasama ninyo siya habang nabubuhay sa mundong ito, na nagbibigay ng kalwalhatian ayon sa natitira nating buhay sa mundong ito. Alin yung pinaniniwalaan nyo at alin ang hindi? Nalalaman ba ninyo na ang hindi paniniwala sa Diyos ay kasalanan? Ang Diyos ay mabuti kaya tiyak na tinutupad niya ang kanyang pangako. Kaya hindi dapat tayo mabuhay ayon sa makalamang pagnanasa. Tanging para sa Panginoon, dapat tayo ay magtiis. Kaya sa ibang salita, ito ay tinatawag na pagpipigil. Hindi natin dapat gawin ang kahit na anong gusto natin gawin sa ating laman, kundi ito ay dapat yung kalooban ng Diyos. Kahit ayaw ng ating laman, ngunit kung iyon ay yung kalooban ng Diyos, dapat natin itong gawin. Ito po ba ang pagpipigil? Oo, ito po. Sa mga namumuhay ng ganito, gagantihan ito ng Diyos ng walang hanggang kalwalhatian. Igagantihan po kayo ng Diyos para rito. Ang bawat nagkipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Bawat taong nagnanais pumasok sa kalwalhatian ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Makakakuha ba ng gintong medalya at gantimpala ang manlalaro ng Olympics ng walang pagsisikap? Wala pong ganito. Gaano nga siya dapat magsikap? Ngunit kung ang makakatanggap ng kalwalhatian ay nabuhay ayon sa kanyang sariling pagnanasa, ibibigay ba ito ng Panginoon? Maari niya ba itong ibigay? Ibibigay niya ba ito? Meron bang salita sa Biblia na nagsasabi na ibibigay niya? Hindi natin dapat makalimutan ang katotohanan ito. At dapat din natin gamitin ng mabuti ang oras na ibinigay sa atin sa 1 Pedro 1:11 na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang makapangyarihang pagdurusa ni Kristo at ang kalwalhatiang susunod sa mga ito. Si Kristo ay nagdusa muna at pagkatapos ay pumasok siya sa kalwalhatian. Ginawa ng Panginoon ang gawaing nagligtas sa atin at si Jesus ay nagpakita ng isang halimbawa sa pamagitan ng lahat ng kanyang mga gawa. Tayo rin, sa ngayon ay nagdurusa at pagkatapos ay papasok sa kalwalhatian. Hebreo 11:26, kanyang itunuturing na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang tutuunan ng pansin ang gantimpala. Ito ang nilalaman ng Hebreo 11:24 hanggang 26. Tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Paraon at kanyang itinuring na malaking kayamanan na magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Ang kayamanan ng Ehipto ay iira lamang ng ilang sandali at pagkatapos ay mawawala. Ngunit ang kalwalhatiang ibibigay ng Diyos ay walang hanggan. Naniniwala si Moises kaya tinalikuran niya ang lahat ng kayamanan ng Ehipto at sa pagkakataong ibinigay sa kanya bilang walang halaga. Ganito rin ang ginawa ni Jesus. Ganito rin ang ginawa ni Apostol Pablo. Dapat din nating tahakin ang kanilang buhay. Pag nakita ko ang isang ligtas at nabubuhay ayon sa kanyang kagustuhan, teka. Mahahayag sila sa harapan ng Panginoon. Kung sila ay ligtas o hindi. Sila nga ba ay naligtas kahit na gumagawa sila ng mga kasalanan ayon sa kanilang sariling pagnanasa? Iniligtas ba tayo ng Diyos para magpakasaya sa kasalanan? Ngayon, dapat magpigil tayo sa oras na ibinigay sa atin. Maging ang mga kayamanang ibinigay sa atin, napakahalaga nito. Buksan natin sa 1 Timoteo chapter 6.
Unang Timoteo chapter 6 verse 6 hanggang 10. Verse 6 hanggang 10, babasahin ko po. Unang Timoteo chapter 6 verse 6 hanggang 10. Subalit, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siya'y naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salipi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, nang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinukso ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Binigyan tayo ng mahalagang aral ni Apostol Pablo sa mga salitang ito. Subalit, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Ano ang kabanalan na may kasiyahan? Ito ay ang pagkaalam sa sitwasyon ng iyong buhay at ang pagiging kontento dito. Sa Pilipos 4, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim na kabusugan. At maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Kung meron akong sapat, hindi ako nagmamalaki. Kahit na ako ay magkulang, hindi ako nadidismaya. Kahit na ako ay magutom, ako ay nasisiyahan. Kung meron akong sapat, ibibigay ko sa Panginoon, nasisiyahan sa Panginoon sa gitna ng kahirapan. Sa anumang kalagayan ng aking kinaroroonan, ito yung kasiyahan. Subalit, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Dapat kang masiyahan at maging mapagpasalamat sa kung ano ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Ito yung kasiyahan. Sa mundong ating ginagalawan, may mga taong mas mayaman kaysa sa atin, ngunit mas marami yung mga mahihirap kaysa sa atin. Dapat nating malaman na tayo ay higit na mayaman kaysa sa kanila. Ngunit ikinukumpara natin ang ating sarili sa mga mas mayaman kaysa sa atin. At iniisip natin, bakit napakahirap ko, napakahamak ko, gusto ko talagang mamuhay ng marangya. Hindi ito ang buhay na nasisiyahan sa Diyos. Walang katapusan ang pagnanasa sa mundong ito. Bawat isa ay may pagnanasa na magkaroon ng maraming mga bagay. Ngunit ang pagiging masyadong maluho ay kasalanan. Dapat natin itong makontrol. Dapat natin itong makontrol. Paano tayo makakapamuhay ng buhay pananampalataya kung sinusubukan nating habulin ang buhay ng mas mayaman kaysa sa atin? Ito ay gaya ng maya na sinusubukang gayahin yung mga hakbang ng taga. Gaano nga kahirap si Jesus? Siya ay ipinanganak sa sabsaban. Lumaki siya bilang isang anak ng hamak na karpintero sa loob ng 30 taon. At wala siyang mapagpahingahan ng kanyang ulo sa loob ng 3 at kalahating taon. Madalas na nagugutom at walang matulugan. Kaya nga siya ay natutulog sa malamig na hamog ng Gethsemane. At siya ay namatay sa krus. Sino pa ang mas mahirap kay Jesus? Paano naman ang mga alagad na sumunod kay Jesus? Si Apostol Pablo ay hubad, gutom. Hindi makatulog. Hindi makakain, nilalamig at nangangatog. Kung gayon, napakahamak ba ni Apostol Pablo dahil siya ay naniniwala kay Jesus?
Pinatotohanan ito ni Pablo. Waring mga hindi kilala, gayon may kilalang kilala. Tulad sa naghihingalo at narito, kami ay buhay. Gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman. Ang marami gaya ng walang pag-aari. Gayon may meron ng lahat ng bagay. Kakaiba ito, hindi po ba? Ang mga Kristiyano ay kakaibang mga tao sa paningin ng mundong ito. Si Jesus ay namuhay ng ganitong paraan. Yung mga apostol, yung mga alagad ni Jesus, ang mga banal na nauna sa atin ay namuhay rin ng ganitong paraan. Hindi ang mundong ito ang nais na ibigay sa atin ng Diyos, hindi ang mga nakikitang material na bagay. Dapat natin itong pigilan. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Pagkakontento at pagpapasalamat sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin at paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng mga ito, iyon ang kabanalan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ito ay normal lamang po. Sa Ecclesiastes chapter 5, kung paanong siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siyang muling aalis, hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Wala tayong madadalang anuman. Ngunit meron tayong buhay na walang hanggan at walang hanggang pag-asa sa ating espiritu. Ito ay sapat na para sa atin. Ang kayamanan at kalwalhatian ng mundong ito ay kagaya ng ulap. Kagaya ng sandaling panaginip, alam natin ito. Ngunit bakit tayo ay sakim para sa mundong ito? Tayo ay ipinanganak na walang anuman. Kaya't wala tayong madadalang anuman. Ngunit kung tayo ay may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Kung meron tayong pagkain, damit na masusuot at lugar na matutulungan, kulang man o higit pa, dapat tayo masihan sa mga ito. Kung tayo ay mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang kailangan natin. Ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya ang nagpaparangal. Kaya sa kahit anong sitwasyon, tayo ay nasa Panginoon. Mas mainam ang kaunti na mayroon. Ang matuwid na tao, mas mainam kaysa kasaganahan ng maraming taong dilo. Mas mabuti ang kaunti kung may takot sa Panginoon. Mas mabuti ito kaysa malaking kayamanan na may kaguluhan doon. Napakaraming ganitong mga salita sa kawikaan. Kahit na ako ay dukha, kung ang Panginoon ay nasa akin, kung ako ay may takot sa Panginoon at nabubuhay ayon sa kanyang kalooban, kung gayon, ako ang pinakamayaman na tao. Hindi po ba? Ako yung pinakamayaman na tao dahil nasa akin ang Panginoon. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang sanlibutan ay lumilipas, ang kayamanan, kasikatan, kapangyarihan at ang mga bagay ng mundong ito ay lilipas. At tanging ang mga gumagawa ng kalooban ng Panginoon ang papasok sa walang hanggang kalwalhatian. Bakit ninyo itinutuon ang inyong mga mata sa mga bagay ng mundong ito? Bakit ninyo itinutuon ang inyong mga paningin sa mundong ito?
Kapag nawala tayo sa katinuan dahil sa mga bagay ng sanlibutan, dito natin nababaliwala ang presensya ng Diyos sa atin. Ito ay hindi paniniwala. Dapat na tayong masihan sa pagkain at sa damit at magpasalamat. Sa 1 Timoteo 6:9, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso. Sino ang mga nagnanais na yumaman? Sila ang mga taong nagnanais na mahigitan ang kanilang antas at nais na kumita ng malaking pera. Yayaman ako at mag-i-enjoy. Dapat ba nating gawin ito? Hindi. Ibig sabihin nito na huwag nating gawin anuman. Dapat tayong masiyahan at maging mapagpasalamat na ang Panginoon ay kasama natin kahit na tayo ay mahirap. Ang mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon ang nararapat na maging layunin ng ating buhay. Dapat nating isabuhay ang ating buhay na inaasam, ang walang hanggang kalwalhatian na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ang mga nagsusumikap na maging mayaman ay nahuhulog sa tukso ng Diablo. Katulad ni Judas Iscariote na sumunod kay Jesus sa loob ng 3 at kalahating taon, ay nagbabantay ng kahon ng pera at nagnakaw ng pera mula roon. Umibig siya sa pera. Sa Juan 13:2, nang oras ng hapunan, iligay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipinagkanulo siya. Inilagay na ito ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote upang ipagkanulo siya. At kung titingnan natin sa verse 27, pagkatapos na matanggap ang kapirasong tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sa bandang huli, kanyang ipinagbili siya. Ipinagbili niya ang Panginoon sa 30 pilak. Si Jesus ba ay isang tao na maaring ipagbili ng isang taong kagaya ni Judas? Ipinagbili niya ang kanyang espiritu. Ipinagbili niya si Jesus? Kaano kahangal ito? Yung pangangasiwa ng ating pera ay pagpipigil. Ito ay pagpipigil. Ang pagpipigil patungkol sa pera ay napakahalaga para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Tignan natin sa Hebreo chapter 13. Meron pa pala tayong dapat tignan sa 1 Timoteo. Doon muna po tayo sa 1 Timoteo chapter 6, verse 9. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa. At nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Kung mayroong pagnanasa sa pera, ay paunti-unti itong gagamitin ni Satanas. Ito ay gaya ng bitag. Ano ang bitag? Ito ay yung isang bagay na gusto ng mga isda na nakalutang at nakasabit. Kung susubukan na isda na kainin ito, nang hindi niya nalalaman kung ano ito, ang bibig ng isda ay sasabit at ito ay mahuhuli. Kung mayroong pagnanasa sa mundong ito, dapat nating malaman na ito ay kagaya ng bitag na inihahanda ni Satanas, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Siya ay nahuli ng bitag ni Satanas, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Kung ninanasa ng isang taong ligtas ang sanlibutan na kasing taas na gaya ng kalangitan at nabubuhay lamang para rito, sa tingin ko hindi siya ligtas na tao. Paano niya magagawa ang ganito? Iniligtas ka ba ng Panginoon upang makakuha ng kayamanan? Hindi. Ang mga Kristiyano ay mayroong pag-asa. Doon sa 1 Pedro 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Pagkatapos nating maligtas, natanggap natin ang buhay na pag-asa. Mayroong pag-asa sa mga ligtas na tao. Ang pag-asa ng sanlibutan ay patay na pag-asa. Ito ay hindi tunay na pag-asa. Ito ay kahilingan lamang at mawawala kinalaunan.
Pero tayo, meron tayong buhay na pag-asa. Sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ang mga walang hanggang kayamanan ay nakalagay sa langit. Gayunpaman, sinusundan ba natin ang mga makamundong pag-asa at hindi umaasa sa mga walang hanggang bagay? Ligtas ba talaga ang ganitong tao? Ang kaligtasan na ating natanggap ay minsan at magpakailanman. Gayunpaman, dapat ay mayroong ebidensya ang mga ligtas na tao patungkol sa kanilang kaligtasan. Hindi ibig sabihin nito na ang kaligtasan ay maaring mawala kung makakagawa tayo ng mali. Huwag tayong magkamali ng pagkakaunawa. Ngunit, sinasabi natin, walang hanggang katubusan. Ang iba ay ginagamit ito at sinasabi na, kahit na hindi ko gawin ang lahat ng aking makakaya para mabuhay para sa Diyos, makakapunta pa rin naman ako sa langit. Tama ba? Ang biyaya ng Diyos ang kanyang hinahamak. Dito, yung biyaya ng Diyos, yung hinahamak niya. Siya yung tao na itinapon ng dakilang kaligtasan na ibinigay sa kanya ng Panginoon kagaya ng isang lumang sapatos. Ang mga taong nag-i-enjoy ng kalwalhatian ng sanlibutan at umaangat at mapupunta sa walang hanggang apoy. Ngunit ipinangako ng Diyos na mayroong walang hanggang kalwalhatian. Ito ay sa pamagitan ng mga panandaliang kapighatian ng Kristiyano sa mundong ito. Tingin ko ito ay malinaw na malalaman kung sila ba talaga ay ligtas na makakapunta sa langit o hindi pagdating ng Panginoon. Kung sila nga ba ay dayami o trigo. Mayroong salitang ganito sa Biblia. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Ito'y nasa 2 Corinto chapter 13 verse 5. Paano natin masisiyasat? Masisiyasat natin ito sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ako ay sumulat noon ng isang libro, ang Evidence of Born Again Christian. Ito ay mula sa mga sermon na aking naipangaral noon. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Hindi nito ibig sabihin na hindi na natin kailangan kumita. Huwag nasain ang salapi. Yung salapi ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya kung mali ang ugat, mali rin ang magiging bunga. Ano yung ugat ng lahat ng uri ng kasamaan? Ito yung pag-ibig sa salapi. Kung iniibig natin yung salapi, lahat ng kasalanan ay lalabas. Dahil dito, maaari tayong magsinungaling, mandaya, maging gahaman, hindi na natin masusunod ang salita. At maaari tayong sumuway, hindi tayo makapamuhay para sa kalooban ng Diyos. Maduduwag at maaari pang dayain ang mga kapatid. Lahat ng uri ng mga kasamaan ay maaari dito magmula. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Dahil dito ay maaari tayong mapalayo sa pananampalataya sa pagtitiwala sa Diyos. Maraming tao ang nag-aakala, kala nila mapoproteksyonan sila ng salapi. Na ito yung mga kapagpasaya sa kanila at mag-iingat sa kanila sa hinaharap. Tama po ba ito? Mali po! Alam ninyo ang tungkol dito, hindi ba? Na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Tinusok nila ang kanilang mga sarili. Ibig sabihin, sinaktan nila ang kanilang mga sarili. Ito'y gaya ng pagpapakamatay. Bakit hindi natin sampalatayanan ang pangako ng Diyos? Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ganito siya nangako. Ngayon tingnan natin doon sa verse 17.
Ang mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Dito, yung mayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo. Ang kahulugan, ang mayaman sa sanlibutang ito ay yung mayayaman mula sa mga Kristiyano at ang mga taong gustong yumaman. May tao talagang napakayaman. Ang isa naman ay mahirap, pero mayaman sa hinaharap. Ipinasya na niya na balang araw mabubuhay rin ako ng marangya. Sinasabi sa kanila ng Biblia, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas. Kung meron tayong maraming pera, ang puso natin ay maaring magmataas at maari nating hamakin yung mahihirap. Napakatalino at napakarunong ko kaya ako ay mayaman. Pero bakit napakahirap ng mga hangal? Siyempre po, may dahilan. Gayunpaman, si Jesus ang pinakamahirap sa Biblia. Dahil ba sa mahirap ang isang tao ay maaari na siyang hamakin ng mayaman? Ngunit ang kapatid na hamak ay hayaang magmalaki sa kanyang pagkakataas at ang mayaman sa kanyang pagkaaba. Inuutusan ng Diyos ang mayayaman sa sanlibutang ito na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak. Mga kayamanang hindi tiyak, ibig sabihin, mga makasanlibutang kayamanan na gaya ng mga may pakpak. Kung titingnan nga natin dun sa Kawikaan chapter 23, huwag magpakapagod sa pagpapayaman. Maging matalino ka na ang sarili mapigilan, sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungo sa kalangitan. Ang isang tao na minsang naging mayaman ay maaring maging mahirap. Ito nga ay mga kayamanang hindi tiyak. May iba na nagsasabi na, editalian mo, hindi na yan makakalipad. Ano? Mga lupa at building para hindi gumalaw? Hindi. Ganun po ba? Kapag bumili ako ng gold bar, idideposito ko ito sa safe sa basement sa Korean Central Bank. Hindi ito mapapasok na magnanakaw at makukuha. Kahangalan. Gaano nga ito kahangalan? Sa iyo ba yun? Subalit, sinasabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Lahat ay hindi sa iyo mula pa manan sa simula. Umasa sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Kung hindi tayo aasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na buhay, ibibigay ng Diyos sa atin yung lahat ng ating kinakailangan. Kasi batid ng Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Nasulat na ang Diyos ang bahala sa inyo. Yan yung sinasabi dun sa 1 Timoteo chapter 6, verse 18. Ang taong mayaman ay hindi dapat itabi ito para sa kanyang sarili. At nasisiyahan at namumuhay sa karangyaan, sa halip ay dapat mamahagi. Dapat nating gamitin para sa evangelism at dapat gamitin ito para sa mga kapatid na nangangailangan. May dahilan kung bakit ito ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung tubig, dapat ito dumadaloy. Pero kapag ang tubig ay hindi dumadaloy, nabubulok ito. Bukas ang palat na handang mamahagi. Ang taong nakikisimpatya ay dapat na mamahagi. Doon sa 1 Timoteo chapter 6 verse 19, makikita natin ito. Ito ay para sa kanila. Kung ang isang tao ay nagsasakripisyo para sa iba, para sa evangelism, ang Diyos ay magtitipo ng mabubuting bagay para sa kanya. Maging sa mundong ito, ang Diyos ay nagbibigay ng mas maraming pera sa mga taong alam nitong gagamitin ito ng tama.
Alam ba ninyo ito? Sinabi sa Lucas chapter 6 verse 38, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo, hustong takal, siniksik, liglig, niliglig at umaapaw. Yung salitang ito, nakakamangha talaga ito. Nilalagay ng Diyos yung lahat, sinisiksik at nililiglig. Hanggang sa hindi mo na kayang mabuhat ito. Ibig sabihin, namimigay ng puno. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Kapag siya yung nagbigay, magbibigay siya ng napakarami. Ang mayaman ay dapat malaman kung paano niya ito dapat gamitin ng tama. Pag ginamit niya ito ng mali, ang Diyos ay maglalagay ng butas at kukunin ang lahat. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila ay makapanghawak sa tunay na buhay. Para sa kanilang sarili sa hinaharap ng mabuting lupain. Ang Diyos ay magtitipon ng walang hanggang mabubuting bagay para sa kanila. Kaya ang kayamanan ay dapat, eto, magtrabaho ako ng mabuti at gamitin sa mundong ito para sa kalooban at kalwalhatian ng Diyos, para sa church. Dapat natin itong malaman kung paano ito gamitin ng tama. Hindi natin ito dapat na iniingatan para sa ating sarili. Kung gayon ay susuklian siya ng Diyos sa mundong ito at sa langit ng walang hanggang bagay. Sinasabi ko sa inyo ang patungkol sa pagpipigil sa sarili at kayamanan, ngunit maraming bagay pa rin akong gustong ipaliwanag. Bakit? Dahil ito ay napakahalaga. Madali nating malalaman kung ano ang pananampalataya ng isang tao, ano ang layunin niya sa kanyang buhay, at kung sino siya. Malalaman natin iyon kung titingnan natin kung paano niya ginagamit yung pera. Tiyak na malalaman natin iyon 100%. Yung taong ginagamit yung pera sa walang kabuluhang bagay ay gayon din ang kanyang buhay. Ang layo ng buhay ay makikita sa paggamit ng kanilang prioridad, sa pamagitan ng kanilang mga prioridad. Ang kayamanang ipinagkaloob sa atin ay napakahalaga. Ang panahong ibinigay sa atin at maging ang kayamanan na ibinigay sa atin, ito ay mga napakahalaga. Kaya kailangan natin ng pagpipigil sa sarili. Naintindihan niyo po? Ngayon manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kami po ay mga lumayo sa iyo at nabuhay sa makasalanang pamumuhay para sa mga makamundong bagay at mga pagnanasa ng laman. Nabuhay po kami ng gayon, subalit dumating ka sa amin at binigyan kami ng buhay na walang hanggan at malwalhating pag-asa. Maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang biyayang ito. Ang panahon na ibinigay mo sa amin ay mabilis na lumilipas, kaya pakiusap, gabayan mo po kami sa gayon ay maingatan namin ang mahalagang pagkakataon na ito at magamit bilang handog para sa iyo. Sa gayon ay makapamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban at magawa ang lahat para sa iyong kalwalhatian. Gayon din ang lahat ng mga bagay na ipinagkaloob mo sa amin, nais po namin itong ihandog sa iyong banal na mga kamay at gamitin ito para sa iyong banal na kalooban at kalwalhatian. Panginoon, pakiusap, kontrolin mo po ang aming mga puso at ang aming buong buhay upang hindi ito maagaw ng mga makasanlibutang bagay at upang hindi namin masuway ang iyong banal na kalooban dahil sa pamumuhay para sa makamundo at mga mahalay na bagay. Gabayan mo po kami na makapamunga ng bunga ng Espiritu Santo, lalong-lalo na yung pagpipigil sa sarili. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.